si Governor Rodora Cadyao ng Antique. Governor, magandang umaga po! Magandang umaga, kabayan. Galing dito sa probinsya ng Antique. Magandang umaga sa lahat. Kakamustahin nung namin yung kinalo, yung mga pinatay na may 1,000 o mahigit sa 1,000 baboy dahil lang daw sa African Swine Fever, Governor? Oo, kabayan. Opo. Sa ngayon, isang town ang tinamaan ng namamatay na mga baboy araw-araw, piglet. Opo. Kaya lang hindi pa namin ma-identify, pero siyempre pinipresume na lang namin na ASF. Yun, kasi yung blood sample na pinadala namin sa Iloilo Laboratory, hanggang ngayon hindi pa dumarating. Ah, okay. Resulta. May ibang Oho. Ay, paano? Pero maksyon na rin ho kayo sa mga border control. Ay, sobra po. Nag-release tayo ng 1 million para ma-enhance ang aming mga border control, lalo na hindi lang sa galing sa Iloilo at saka sa Aklan, kundi town by town. Kasi malalapit ang mga town dito. Pero ngayon, yung town ng Hamtik, yun ang hardest hit dito sa sur ng bahay ng probinsya namin. Nagtayo tayo ng task force by ASF. At nalaman natin na ang nangyari ito sa tatlong mga rason. May isang trader daw kasi na galing sa Antique na namimili ng baboy sa Iloilo. Nako. At nadala ang takbebenta. Although good zone naman daw yung binibilhan niya ng baboy, pero dinadala niya dito sa Antique para ibenta. Meron ding pwedeng irason yung agent ng mga veterinary na nag-inject ng mga sakit at saka sa mga nag-artificial insemination sa mga baboy, baka siya ang nagdadala ng sakit na yun. At ang pangalawa, kagagaling lang po ng fiesta yung town na yan. Ang nangyari, nagbabalot, nagresasyan ng kuneta at nadala yung mga mga barangay. Ay, kasi kayong Antique, katabi ninyo madami. Negros Oriental, Negros Occidental, Cebu. Itong mga lugar na ito, nakumpirma ding may infected ng ASF. Sa totoo po, kabayan, isang buwan na ho yan na dito sa Panay, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras. Antique lang ang walang ASF for the past month. Unfortunately, talagang hindi mo maiwasan kasi mabilis talaga mag-spread. Kaya so ngayon, border control lang muna ang ginagawa natin. Strict border control at hindi nagbibenta na yung mga ating mga traders sa local market ng baboy. Maski na mga churiso dito at saka sino hindi na binibili ng mga tao. Ay sus, kawawa naman. Malaki ho ba ang industriya ng baboy dyan sa inyo sa Antique? Ay malaki po. Ay, kasi nung time na naapektuhan lahat sa Cebu ng mga dyan sa Northern Luzon ng ASF, dito kumukuha yung mga traders sa Manila para ibenta dyan sa may NCR. Antique, isa sa pinaka, nung kami ay isang probinsya na wala ng ASF, dito na sila kumukuha ng baboy. Kaya malungkot po yan kasi ang laki ng industriya na yan. Hindi lang sa mga backyard racing, kundi sa mga malalaki talagang hog races dito sa Antique. Okay. So, inintay na lang ho natin yung blood sample. Resulta. Siguro, yun na yun. Pero ang pinagtataka po namin, bakit ang daming piglets na namamatay according sa may... According sa Provincial Veterinarian's Office, ang piglet daw hindi tinatamaan ng ASF? Yung mga biik? Bakit nandito? Bakit nadali ang biik? Namamatay din. So baka virus na iba naman ang tumatama. Baka may iba swine, na yan. Pneumonia o whatever. Antayin na lang po namin ang resulta niyan. Okay. Sige po, Governor. At maraming salamat po at good morning, Governor. Salamat. Si Governor Rodora Cadyao ng Antique. Mga kabayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo, naka-subscribe ka na ba? Huwag nang magpahuli sa balita araw-araw. Mag-subscribe na sa Teleradyo YouTube channel. Araw-araw tayong magbabalitaan.